Mga kaibigan, welcome back. Eto, napakadami ang ganda ng pag-uusapan natin sa naging debut game ni Kai Soto. Maganda ba linaro niya o hindi? Anong masasabi niyo doon? Mamaya ko sasabihin niyo sa akin. Basta masasabi ko sa inyo, eto yung mga bagay na dapat po nating malaman dito sa pinakaunang laro ni Kai Soto. Una sa lahat, mga kaibigan, ang pinaka-evaluation ko po sa laro ni Kai Soto ay ito. Sa kilos at galaw niya, kita naman po natin na parang nangangapa pa siya. At parang may kalawang kumbaga ang mga kilos niya. Understandable naman yung mga ganyan, mga kaibigan, kasi debut game. Ito, mga kaibigan, andyan po talaga yung pressure. At ito, nakita nga natin si Victor Wembanyama, di ba? Mga kaibigan, ano nangyari sa debut game niya? Hindi po madali ang debut game, lalo't may pressure pa. At ito pa ang ating pambato na si Kai Soto ay galing sa 3 games na DNP. Pero ang good thing kay kahit medyo tentative yung mga kilos niya, libre-libre sa tres, ayaw itira, pero sinabi niya yan after the game sa kanyang press con. Sinabi niya na gusto niya ipakita na siya ay good teammate, yung pass first player talaga. Ito, mga kaibigan, ang good thing talaga dito ay elite numbers po yung binigay ng pambato natin dito sa kanyang debut game. Ito, 13 minutes lang nakapaglaro, 6 points, 4 rebounds, 3 blocks and 1 assist. All around performance to, mga kaibigan, kung titingnan niyo yung stat sheet. At eto, kaibigan, tingnan mo mabuti yung scoreboard natin. Makikita mo dito yung sentro ng kalaban na si Ibo Baji. Yan po ay 7-1 ang height. Halos pareho sila ng production. Pareho talaga, 6 points and 3 blocks. Etong si Ibo Baji. Pero yung playing time niya, 22 minutes na playing time. Ang difference pati nila, si Kai Soto ay wala pang kontrata. Ito po ay may kontrata dito sa Portland Trail Blazers dahil ito po ang kanilang two-way contract player ng ilan ng mga taon hanggang ngayon. At eto, silipin din natin, mga kaibigan, yung dinayo pa ng napakaraming NBA team sa NBL, ang kakadrap lang na si Ryan Rupert, 32 minutes naglaro. 4 points lamang, grabe yung pinakita niya rito, talagang napakababa, talagang hindi po maganda, at lalong-lalo na nasupalpal pa siya ni Kai Soto ng solid na solid talaga. Alam nyo, mga kaibigan, isa pa sa talagang natuwa ako dito, nung makabasket si Kai Soto, ay nakita ko yung reaction ni Jet Howard, na anak po ni Juwan Howard. Etong si Jet ay teammate niya dito, talagang may pagtalon at pagtalikod pa, pagtaas ng kamay. Nung makabasket ang pambato natin, talagang tuwang-tuwa talaga siya na makashoot ang pambato natin. At gusto ko rin malaman po ninyo, mga kaibigan, after the game, ang daming press con ni Kai kabilang ng Orlando Magic press con at eto sa NBL. Eto, dito nga po ay nagpangita sila, mga kaibigan, ni Duo Prit, yung kalaban niya rito sa Portland nitong game na ito, tinawag po ni Pete Hooley. Nagbiroan sila ng konting oras, mga kaibigan, magkakilala talaga sila dahil magkalaban sila noon sa NBL, kaibigan. At dito na nga natanong si Kai ni Pete Hooley sa posibilidad na pagbalik nito sa NBL, at dito nga nasabi ng pambato natin na open din talaga siya na makapaglaro dito sa Australia dahil he loves Australia and he loves NBL. At eto pa, mga kaibigan, na nakakatuwa dito, alam nyo po ba na si Coach CJ Bruton ay nandito rin sa Las Vegas. Nanonood siya ng mga Summer League games dahil humahanap po siya pampuno sa kanyang roster spot sa Adelaide. At the same time, mga kaibigan, eto po ang sinabi ng mismong coach ni Kai Soto, si Dylan Murphy, sa naging performance ng pambato natin. What are your thoughts of Kai Soto's performance tonight? Yeah, I thought he did well. He protected the rim, had a couple nice finishes. Credit to him for staying ready. Obviously not playing the first couple games, so definitely proud of his performance. Sometimes it can be hard to come in cold and perform, and I thought he did well. What have you seen from Deck?